Always ready sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa batas. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din sa iyo, Ivan. Ako, sigurado, naranasan niyo nang kumuha ng police clearance para sa trabaho. Pero ingat po ha, baka matulad kayo sa isang gwardyang arestado matapos kumuha ng police clearance sa Maynila, pero may kaso pala siya sa Isabela. Sa records ng PNP, meron siyang nakabinbing warrant of arrest sa Isabela dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naku, ang dami talagang nabubuking sa mga clearance na yan. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Hot topic ngayon, yung mga clearance. Ang tanong, attorney, kahit saan po bang lugar pwede kang kumuha ng police o NBI clearance kahit hindi ka taga dun sa lugar na yon? Paano naman kung kapangalan mo lang pala ang may kaso? Well, hot topic talaga ang mga clearance na yan, lalo na rin at marami ang magtatapos this graduation season na maghahanap ng mga trabaho. More often than not, requirement ang NBI or police clearance sa pag-a-apply ng trabaho. Actually, dahil sa wonders of technology, maaari na mag-apply online para sa police at NBI clearance. Ibig sabihin, kahit nandito kayo sa Manila, sa probinsya, or abroad pa kayo, maaari kayo mag-apply for the issuance of those clearances. Ang problema lang ay kung first-time applicant kayo, kailangan nyong magpakita sa pinakamalapit na clearance center para kunin ang biometrics ninyo, mga fingerprints halimbawa. Baka tatakbo kayo for mayor, kailangan malamang kung tunay nga na kayo yun or impostor lamang. Kung may kapangalan naman kayo sa NBI clearance halimbawa, may tinatawag na hit dahil may kapangalan kayo na involved sa isang criminal case. Talagang mag-iimbestiga ang NBI o ang PNP kung ibang tao nga ba ito o hindi. They are usually able to determine kung kapangalan lang o hindi. Pero kung kayo ito, baka interviewin kayo at gagawa ng ibang hakbang to investigate some more. Kung kayo talaga ang involved at merong kaso na ongoing o convicted nga kayo, sorry na lang at hindi kayo makiklear at ilalagay ang information na to sa dokumento na i-release nila. At dahil dyan sa National Police Clearance na yan, na national nga ang scope at hindi lamang lokal, marami na rin ang naaaresto on the spot. Kasi lumalabas nga kung meron kayong mga outstanding warrant of arrest sa ibang lugar. Pero isang tip lamang, dahil meron tayong Republic Act number 11261 or the First Time Job Seekers Assistance Act, libre ang pagkuha ng NBI clearance or police clearance mula sa PNP o NBI kung first time job seeker kayo. Pero kailangan muna kumuha ng barangay clearance para patunayan na first time nyo nga ito. Libre din ang Certificate of Eligibility mula sa Civil Service Commission kung sa government kayo mag-a-apply ng trabaho. Isa pang tanong, ano naman po ang mga parusa sa mga namemeke ng NBI o police clearance o di kaya ibang identity ang ginamit sa pagkuha nito? Of course, yung namemeke ng mga NBI or police clearance, talagang violation po yan ng Article 172 ng Revised Penal Code. At ang krimen na ito ay falsification by a private individual of public or official documents. Ito ay may kulong na hanggang 6 taon at fine of not more than 1 million pesos. At ang paggamit din ng falsified official document with intent to cause damage, pinarurusahan din sa ilalim ng article na to. Of course, kung gumamit kayo ng peking dokumento para makukuha ng trabaho, nako, pag na-discover yan ay mas mabilis pa po sa alas 4, maaaring mawalan kayo ng trabaho. So wag na lang. At talagang magkakaroon kayo ng record sa NBI o sa police. So yan po, tandaan sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw yan para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip, ask me, ask Attorney Gabby.